this come forward. I also would like also to ask the parents of these kids na kayo po ang mag-take charge sa mga bata na would not be disturbed during our worship service. Let's bow down our head. Let's all stand as we bow down our head as we pray to God. Heavenly Father, as we come before you today, allow us, Lord, to be grateful for all the things you have done for us, Lord, for the past week. Thank you, Lord, how you bless our families, O Lord. How you guide us, O Lord, and giving us for protection that comes from your Lord Jesus. Father, thank you also for providing us a place where we can worship you in spirit and in truth, Lord. And thank you also, Lord, how you give us protection in our job, Lord. Father, help us today, O Lord, as we are gathered, O Lord, we will want to glorify you, Lord. Open our eyes, our minds, and our spiritual ears, O Lord, that we might hear, O Lord, the words that you want to speak to us today, O Lord. Bless our pastor, Pastor Robert, that speak to us the word, O Lord, that may your message will go straight to our hearts, O Lord Jesus. And help us also, O Lord, with this moment in time, O Lord, that we could sit aside all our problems, our worries, O Lord, so that our heart would be in tune with you, Father. Lord, thank you, Lord. Thank you for this wonderful blessing that you've given to us this afternoon. Thank you that we can worship you, Lord, a true living God. We ask these things in Jesus' name we pray. Amen. Well, good afternoon po sa ating lahat. Ayun, gising na kanina, walang sumagot eh. Good afternoon po. Sino po sa atin yung may calendars, yung church calendar sa bahay? Parang halos lahat naman po, di ba? Except yung mga bago natin kasama. And sino po ang nakakaalam kung anong theme natin for the month? Kasi nasa calendar po yun. ano pong theme natin for the month? Pakitanong nga po yung katabi niyo, kapatid, alam mo ba? Hindi. Sige po, ang theme natin for the month is standing firm in God's promises. Amen? So, gaya nga po nung shinare ko, yung devotion ko the other day, which I also shared during our practice with the team. Tayo po, bilang Christians, diba, we all have our own circumstances, we all have yung mga pinagdadaanan natin, and we may not know kung ano po man yung kung ano man pinagdadaanan nyo. So, tayo, as Christians, we should get the joy of serving and of living to our, from our Lord. Amen? Kahit ano man po yung mga problema natin, mga pinagdadaanan natin, we can always be assured that we have God's promises to hold on to. Amen? And dapat po yung joy natin bilang mga Kristiyano, sa kanya po natin talagang nabuhay. And lalo na po, dahil nandun yung salvation, binigay niya yung salvation ng, through Jesus who died on the cross. Amen? So we are free to dance, we are free to sing, we are free to worship Him, we are free to praise Him this afternoon. Amen? Pakikalapit nga po yung katabi niya, makisabi, kapatid! Walang gumawa. Kapatid! We will praise! We will worship! We will sing! We will dance to the Lord this afternoon. Amen? Sige po, let's sing to our God.
Oh,
to yes, we do want to come to heaven, like our Lord needs to strengthen you. Your mercy calls me to be like you. Oh,
binigay mo sa iyo, Lord. Yung water na ito. Sa pinitutwal ang damit sa kardo. Stripes, we are healed.
the honor and the praise. In Jesus' name, amen. Let's give the Lord the best clap of praise. Praise the Lord. Amen. Minsan pa, magandang hapon po sa ating lahat. So, marami pong pagbabago sa ating ngayon. Una sa lahat, I know that you're very aware that we have been welcomed by a tremendous Johnson's baby powder outside. And may kasama bulan. Kaya, yun pa sa ating nahihirapan. We are grateful and thankful to the Lord for giving us this wonderful sound system right now. And we thank our brother who's leading us and just teaching our sound technicians to be able to use this new system that we have. We are now on the digital world. Okay, so kaya medyo maganda po yung ating sound. Hopefully, this can really help us in our communications, sa ating pagsama-sama ng Lord. Marami yung pagbabago sa atin sa panakalipas ng panahon. At sa mga pagbabago na yan is that I already moved to the liberal party. Pero I believe that the Lord is really continually changing us. Okay? Okay, sabi sa katabi mo, kapatid, isa ka ng bagong minalang sa Panginoon. Isa ng bagong minalang sa Panginoon. So, there should always be a new thing that happens sa iyong buhay daily sa pagsunod sa Panginoon. And as we have heard a while ago that this month we're starting a new series and we're going to go through standing firm on God's promises. Standing firm on God's promises. Our theme for the whole year is standing firm in the Lord. And at this particular month, we hope that we can hold on to God's promises and be able to stand firm. Because we all know we are facing lots of challenges these past months and even here, especially in this country, that there are some changes that are going on. So we thank the Lord that we can go through this theme for this month so that we can be encouraged through His Word. So let me lead you in a short prayer before we indulge in God's Word. Hallelujah. Father, we're always encouraged to be reminded that we have a victorious God. The Lord Jesus Christ has won the victory for us. That's the reason we are here freely giving you our worship and adoration. Because you are the one that first and foremost led us into this situation whereby we experience your goodness, your victory, your triumph in our lives. So we come to you right now, God, with a humble spirit, laying down ourselves before you and asking that you continue to consecrate our lives and fill us with your spirit, so that nothing of God from our flesh or our own minds and wisdom will be used again to commune with you and encounter you. We ask that your Holy Spirit will be the one to lead us, O God, even as we study your word. We thank you, Lord, for this time, and we're excited to hear you. Our God who loves to speak to his children.
So we just entrust you this time. Speak now, glory, for we are ready to listen. In Jesus' name we pray. Amen. All God's people say, amen. Amen. Minsan papalakpakan mo natin ang Panginoon. Please, victory is God. Is God. But we have to realize that we are living in a world that is full of broken promises. Nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng mga pangakong hindi natutupad. Di ba? If you are not aware of that, just try to, again, watch some television ads and you'll see the truth of that, because there are a lot of promises that are given to us that are not fulfilled at hindi natin nakikita ang posibleng magtagumpay. Some of us, as we watch some TV ads, we're promised, wala akong TV monitor dito, just a faith this, right? Okay. Okay, maabot sa ating bagong sound system. We need to adjust even our remote. Hindi natin masagad. Nasa taas na po kasi sila Tomas, nasa second floor na sila. Okay. So, I got some of it. We try to do it again. Okay. Mukhang hindi talaga kaya. Okay. Minsan mahirap ang tumataas. Short period of time sa mga nananarap na magkaroon pa tayo ng mga makikisig na muscle sa ating mga tiyan. No? I don't know kung ilan sa inyo bumili na niyan. Hoping na talaga makibalik yung dati niyong kakisigan. Di ba? Only to know, pero may ibang paraan no, dahil sa, I know, yung iba sa atin ang frustrate because of the promise that this gadget is giving us that did not happen. Nakontento na lang yung iba mga kapatid sa ganitong paraan. Okay. Pwede naman pa na maglagay ka na lang ng tinapay sa dyan mo para magbukan 6 abs pa. Okay? Yan na lang. Para medyo hindi ka panirapan. Because hindi matutupan yung mga pangako. Some of us are even holding to this promise. By using this shampoo, horse shampoo, you're going to restore your hair as long, as thick, as that of a horse. I know a person who's using this. A good friend of mine. He was hoping that he's going to have a long hair, so thick, very close up it. Pinapakita niya sa akin, this is my secret right now. After 5 years, ano, ganun pa rin yung kanyang buhok. Hindi pa rin makita. In fact, some of the people who use this, pinamakuha sila. Because this is a mane and tail, okay, horse shampoo. So what happened, because they're hoping for the promise of hair growing. What happened is really nangyari is head growing. Lumaki lang ang ulo nila, hindi yung buhok. Okay? So, I don't know, you're still holding to that promise. Some women right now are into some sort of cream that will defy their aging. Some of that is anti-aging na cream. Sumisikat ngayon. The majestic pure. Hoping that they're going to be to look younger. But one woman was using this. Ayan, before, pero pagkatapos niyang gumamit, mas lalo siyang tumanda. Kaya, I don't know how many broken promises you've experienced, and again, we're still receiving a lot from different commercials in our televisions. But there are broken promises that we are experiencing that hurts us deeply. Merong mga pangako na hindi lang basta magandang epekto, but definitely it really affects us tremendously. And that is sometimes being done by parents to a child. Diba? Kapag pinangako natin ng bata, kala natin okay lang na hindi to pa rin. But to them, it is something
so important, so meaningful, that when you fail to do it, okay, and to fulfill your promise, napakahirap baguhin yung kanilang isip. It will be stuck in their minds that you're a guy who will not fulfill his promise and he won't expect anymore. Kaya mahirap na silang iwi. Because it affects yung kalang kanyang puso, yung kalang isip. This promise is actually something that hurts our children. Of course, there's a promise that a friend is giving to a friend, but later on destroyed by betrayal. But of course, there's one that is common that right now many couples are experiencing. The promise of a meaningful and happy marriage, unfortunately broken by unfaithfulness in marital relationships. Ano po? That's why sometimes we are so disappointed and nagiging normal na lang sa atin ang hindi umasa kapag may nangangako sa atin. We become skeptical when promise is given to us. Will I believe or not? And it's better not to expect. Pangako ng iba, sabi ng iba, it's better not to expect so that you won't be hurt. Para hindi ka nalang masaktan. Because broken promises really are hurting. Kaya meron nagsabi, okay, a broken promise is a broken dream. And things are not as they seem. When one fails their promise to keep, with saddened hearts our souls do weep. But alas, though disappointed, our souls do glitter as we grow better, though often bitter. Hindi nung epekto ng broken promise ano, kapag hindi nung tinupad. And as I said, we naturally become skeptical about the many promises that we hear, even to our, from our loved ones. And we still find someone today who can keep his promise. So this afternoon, I'd like to introduce to you that person who never broke a promise, ang isang hindi kailanman sumira ng kanyang pangako. He's someone who always keeps his word. Of course, he's none other than our Lord, our God. Even Joshua explained this to us by saying, not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. This is a true to life experience by a man who holded to the promise of God, and nothing doon sa mga pangako na yon was broken. Everything was accomplished. Because when God makes a promise, you can rest assured that He will do what He says. He will fulfill it. Amen. Why? Because He is known as the promise keeper. The promise keeper. God is our promise keeper. And this afternoon, I'll be giving you some of the reasons why there is a guarantee that what God promised will be accomplished. We're going to talk about the guarantees in the fulfillment of God's promises. Pag-usapan po natin. Ano nga ba ang katiyakan na sasagutin ng Panginoon? Tutuparin ng Panginoon yung kanyang mga pangako. What are those things na pwede kong panghawakan that He's going to fulfill that? Okay? It's one thing to say that God fulfills His promise, pero ano ang katibayan na tutuparin ng Panginoon yung kanyang mga pinapangako sa kanyang salita? So our text is found in Hebrews chapter 6, verse 13 to 20, and I'll be encouraging you to please rise and read this with me. Hebrews chapter 6, verse 13 to 20. That will be our text this afternoon. Right? I'll be reading the first verse and you'll be responding with the next verse. Sa magsasagutan po tayo. Okay? Let me read the first one. When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, He swore to by Himself. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure,
it enters the inner sanctuary behind the curtain. All together now. Where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Praise be to God for the redeeming word. Taipong natin mga kapuna. So, what are the guarantees that God will fulfill His promise? Anong pwede natin panghawakan na talagang tutuparin ng Diyos ang kanyang mapangako sa kanyang salita? As a background, let me introduce to you the book of Hebrews. By the way, it was written by, para medyo bago tayo maging seryoso, magbibigay na ko na akong porn ng Diyos. Alam niyo ba, Hebrews was written by a man who loves to drink fresh coffee. Why? Because it is Hebrews. Kaya nalaki yung nag-invento niya. Fresh na coffee lang ininom niya. Yun. Until now, no one can be assured or be certain about who wrote this book. But many scholars are in agreement because of the some, maybe sabihin na natin mga ebidensya, it pertains to the Apostle Paul. Many of them are referring this book to the Apostle Paul. But to just be clear, Hebrews was written for Hebrew Christians that were going through some persecution in their faith. May mga Hebreo Kristiyano, mga Hudyo, na kung saan napapunta sa ibang lugar. Ang tawag doon ay diaspora, na-scatter sila sa ibang lugar. Alam po natin yung buhay. Napunta sa Russia, napunta kung saan-saan. Ano po? And as they were scattered, somehow dumarating sa kalang buhay that they were about question, they are questioning their faith. Tungkol sa kalang pananampalataya. They needed an assurance that what they were doing and what they believed in was true, and that they could rely on God's promises for them to happen. Kailangan nila ng mga magpapatibay ng kalampag-awa sa salita ng Diyos na totoo at magiging matapang ang Diyos sa kanila. So from this book, we are going to learn, particularly in this passage, the promises that God is giving us is certain because of some of the guarantees. One of them is that because God's promises are grounded on God's powerful word. Okay? God's promises are sure to happen because it is guaranteed by God's powerful word. Now, ang Biblia po, ang mga pangako ng Diyos, kung pag-aralan natin, according to statistics, there are at least the whole Bible has 8,800 promises. Okay, more or less 9,000 na pangako na mababasa kayo. In the Old Testament, there are 7,700. In the New Testament, there are at least 1,000. And in Deuteronomy chapter 28, particularly that chapter 28, there are at least 133 promises given by God. Napakarami ng pangako ng Diyos. And that is enough for us believers to stand on those promises sa dami po ng mga pangako ng Diyos. And one of the promises that was given is of course none other than the man by the name of Abraham. Yung binasa po natin kanina. Abraham received a promise and believed God. He left his homeland. Ang dala-dala niya lang yung pangako ng Diyos. I will bless you and you'll be a blessing to many nations. Paparamihin kong lahi mo. At magiging kasindamin sila ng mga tala o bituin sa langit that you cannot count them. So he followed that promise of God. Sinunod niya. Iniwanan niya yung bayan niya. Lumipat siya doon sa lugar na sinasabi sa kanya ng Panginoon na susunod lang siya sa tuwing sasabihin ng Lord. Hindi yung madaling maglipat. Alam natin yan. We are in constant move in this place. We are always struggling whenever we move from one place to another. It's not easy. No? At least may dadaling ka. But to Abraham, he did not bring anything, only the promise of God. Hiniwan niya lahat ng kayamanan niya doon sa lugar na yun. Yung kanyang comfort zone. He left the place only taking the promise of God. Yung pangako lang ng Diyos na pinakahawakan niya, na binigay sa kanya. Right? So, but the good thing is that when he took that promise, God fulfilled it. And we read that in our text this afternoon. It says, when God made his promise to Abraham, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was
promise. Tinanggap ni Abraham yung pangako, pinangawakan ni Abraham. That's why any Jews right now, and whenever they're tracing back their history, they will always say, the son of Abraham, the son of Isaac, the son of Jacob. Because they knew the experience of a man who trusted God with his word. You see, when God makes a promise, it is guaranteed to be fulfilled because it is grounded, it is based from the powerful word of God. Pag nangako ang Diyos, ang aking basihan yung kanyang salita. Parang mahirap yata yung pastor. Now let me tell you this story for a while, this illustration. Kung babalikan natin yung mga tinuro sa atin ng mga teachers natin in science when we were elementary or high school, di ba? Paano ba? How was the universe created? There are a lot of theories that are given to us by different scientists. And one of the famous until now being upheld by the scientists is none other than what we call the Big Bang Theory. I don't know kung narinig nyo na yan. Alam ko, hindi ko yan yung putok ng baril, kundi this is a theory that tells us that at the start, bago pa man mag-umpisa ang panahon, ang time, okay, in space, before there's a time in space, by the way, it's amazing that this theory was only promoted in 1927 by an astronomer priest by the name of Georges Lemaître. And he claims that long time ago, the universe started just a single hot particle. Parang dot lang siya. Na punong-puno ng init, ano, and it is mixed with light and energy that it actually exploded, sumabog, and that expanded to more space habang nagpo-cool down. And yung Big Bang Theory. And the more na mag-cool down to, the tiny particles group together and form what is known as atoms. And those atoms group together for over, amazing, ang estimate is 14 billion years bago nangyari yun. O nung mangyari yun. Para makabuo na isang universe na tinatawag na bumubuo ng mga between the stars and the galaxies. Scientists believe that and they're teaching that in our schools with our kids. That is one of the theory. Marami pong theory, mga kapatid, if you're going to study the theory of creation, meron pang theory that believes right now that the world is just like a computer, a big computer. Nabahagi daw tayo lahat ng computer, that's na yun. Ano? Marami na invento, pero none of them will stand the test. Because if there's one reliable theory about how the universe came into being is none other than the theory that the Bible is presenting to us. Why? Because clearly Genesis 1:1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. Simply lang sinabi, it was an assumed that there is a God who created and designed the universe. Now, more than 2,000 years after, it was verified in the book of Hebrews. In Hebrews chapter 11 verse 3, it says, okay, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Ang mundo'y binuo ng salita ng Diyos, na kung saan ang pagkabuo hindi nagmula sa isang bagay na nakikita, kundi sa isang bagay na hindi nakikita. Ang tawag po dyan sa termino ng mga scientists ay yung tinatawag na ex nihilo. That God created the world out of nothing because He is the supreme being capable of doing that, getting something out of nothing. Now, hindi matanggap ng mga scientists yan because they say that you cannot create something out of nothing. Every invention that people will have in this world is created out of something. Even now, okay? Walang lumalang na isang bagay mula sa wala. Lahat ng scientists will always claim there's something na pinagmulan. In fact, kaya nga maraming mga scientists ang nakakasuhan sapagkat yung kanilang pinagmulan ay kinopya nila doon sa isa ring scientist.
Ang tawag sa natin dyan is copyright. But they took that and promoted us as if they were the ones who started that. Because they don't believe that you can create out of nothing. Ladies and gentlemen, the Bible tells us that there is someone who created this world out of nothing, the ex nihilo, and it defies any kind of theories that human beings can formulate, describing that this is, or presenting this as otherwise. Maybe yung ibang paraan. Very clearly, the Bible was sure about God creating this world. Paano binuo ng Diyos? Again, balikan lang po natin sa lata. It was formed or framed by the Word of God. Salita lang ng Diyos. It is an assumption that God is a supreme being that has a powerful word, and out of that, He just spoke the word and everything came into being. Okay? Amazingly, ulitin mo lang po. How come Genesis was written 2,000, more than 2,000 years, but Hebrews is now confirming it by telling us the same thing, that the world was created by the powerful word of God. Makapangyarihan pong salita ng Diyos. Pinapakita sa atin that God's word is so powerful, and if He can create the universe like that, ano po? Then, how much more the promise that He can extend to us? Will He not be able to fulfill that? With the simple power of God's word that is so powerful, napakamapangyarihan ng salita ng Diyos, enough to create a universe. Ganun din po, whatever He's going to utter and say and really give us as a promise is definitely guaranteed to be fulfilled. Kasi kung yung universe na binuo niya ng kanyang salita, napakamapangyari ng Diyos that His word is so reliable enough to form something out of nothing. Hindi pumatanggap ng mga scientists ulit, mga kapatid. Ulitin ko lang. The human mind will never accept that, but we hold on to that by faith. And it's true. Why? Because they can accept this theory, but they are presenting something that is more unacceptable. Why? Just like the Big Bang theory, can you imagine na paniwala nila that the existence of the universe came into a whole, parang isang dot lang, isang point. Ano po? At sumabog. Nang walang gumagawa. Walang nag-design, kundi sa sobrang init, sumabog na lang, na-scatter, and it becomes space, it accommodates time, nandun na lahat. If that happens, will it be true if it's tested whether it's right or wrong? Why? Isang pagsubok na lang. Can the solar system exist with a proper space to each other? Alam natin yan, mga kapatid. Tinuro sa atin naman teacher natin na kapag tayo nalapit, ang mundong ito'y lumapit sa araw, anong labas natin? Tostado. But how come hindi nangyayari yan? Because you have to assume that there's somebody who designed it that way or keeping it that way to protect the system that established. Hindi pa pwede nangyari lang aksidente na parang sumabog tapos nalagay na lahat. There's always a grand design, a beautiful design in everything that we have in this world. Merong nag-disenyo ng lahat ng nilikha sa ibabaw ng mundo. Again, one of my favorite subject in college is botany. Na kung saan sinisilip mo yung halaman, tinitignan mo kung paano siya yung kanyang form. Amazingly, yung mga ugat ng halaman, hindi ho siya buhol-buhol. Meron siyang design na napakaganda na talaga naman makita mo sa microscope, it was really parallel at hindi tsamba. Kasi kung walang nadesenyo, dapat ang gulo nun. Di ba? In the same way, ladies and gentlemen, papayag ba kayo? Nagilikha na lang tayo. Basta ang tawag ng matatanda, mula na lang tayo sa sinaw na lumabas. Papayag ka bang walang nagdesenyo sa'yo? Pakitignan mo yung katabi mo. Payag ka pang walang nag-design sa'yo, kapatid. Okay?
siguro iba, ba't hindi ko sa inyo ng Lord? Baka kasi guwapo na Richard Gomez. So, huwag na. Baka masyado sumobra. Di ba? May design ang bawat nila lang na narin sa ibabaw ng lupa. Because of the Word of God, He sustains everything. He's powerful enough to maintain everything that is created. Again, how powerful the Word of God is, to sum up and conclude, para mapabilis, sabi ng Luke chapter 21 and 23, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. It will remain. Lilipas ang langit at lupa, pero ang salita ko, sabi ng Diyos, mananatili. Mawawala ang lahat ng ito, pero ang salita ng Diyos, mananatili. That's how powerful God is. That's why, as I've said, kung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, ang lahat ng nakikita natin mula sa kanyang salita, ano pa yung bibitawan niya na hindi niya kayang ito pa rin? He'll definitely is able to fulfill and accomplish that. Kaya yung mga pinapangako ng Diyos is definitely guaranteed to be accomplished. Again, the psalmist says this, sabi ng Diyos, No, I will not break my covenant, I will not take back a single word I said. Ganun po ang Diyos pag nagbitaw. Hindi niya babawiin yung kanyang salita at kapag siya pumasok sa isang tipanan, sa isang covenant, hindi niya babalihin. He's going to fulfill it. That's why God's covenant is not dependent on the person that He made the covenant with. It is always dependent on Him. Whether they're going to be faithful or not, He's going to accomplish His part. That He is going to remain faithful. Nung mga bata tayo, maraming sinasabi sa ating mga magulang natin. Simple lang, pag sinabi ng hari, hindi mababalik. Di ba? Natandaan natin yan. Kasi yung mga tao na kinikilala natin that is worthy of the honor in their word is because they are fulfilling their words. So merong isang lalaki, merong isang taguhan si Napoleon Bonaparte na nakaranas nito. When they were in a battle, nakawala yung kanyang kabayo. Napoleon Bonaparte lost his horse. And suddenly, the guy who's fighting against an enemy saw this and ran after the horse. Nahuli niya yung kabayo at binalik niya kay Napoleon Bonaparte. That guy is a simple corporal doon sa kailangan kasundo naman. But the guy, when the moment he brought back the horse, sabi ni Napoleon sa kanya, Thank you, my captain. Alam niyo yung ginawa ng lalaki? Immediately, he brought down his rifle, umalis siya doon sa labanan, bumalik siya doon sa kanyang kwarto. And then, he packed up his things, lumipat siya ng lugar, pumunta siya doon sa lugar ng mga officials. And the officials were amazed. Nagulat sila, bakit nandito to? We know that this is the guy who's on the front fighting against our enemies. So meron nagtanong sa kanya, Are you the guy who's in front and fighting a private or corporal in position? Sabi nila, not today because Napoleon told me that I am a captain. And whatever he said must be obeyed. Simply by the word, mga kapatid, God's promises are guaranteed because God's word is powerful. Sigurado tayo dyan. Kung nilalang niya ang langit at lupa, anumang pinangako ng Diyos, hindi pwedeng mabalik. It will always be accomplished. Secondly, God's promises are sure to happen because it is guaranteed by God's perfect ways. Garantisado, ginagarantihan niya ng matuwid at perpektong pamamaraan ng Diyos. God's perfect ways. Noong mga unang panahon, mga kapatid, again, pag pinag-usapan ng unang panahon, alam niyo na po yan. Nalalaman niyo kagad kung sino mga taong involved dyan. Kawawa na siguro yung mga elder natin sa mga bagay niyan. When people take an oath or make a promise, they usually call on someone or something greater than themselves. Diba? Pag nangangako ka, nangangako ko sa pangalan ng
nanay ko, ng tatay ko, o kaya ng Diyos. Meron ako kalaro sa table tennis, lagi na sabi, I swear to God, Egyptian siya, I swear to God, naglalaro lang tayo, sumusumba ka pa sa Diyos. Para sabihin niya lang sa akin na yung sinasabi niya totoo, I swear to God. Sabi, no need to swear to God. Yung iba sa atin, maybe just to show that we are ready to fulfill what we are promising, nangangako pa sa kanya. Nangangako ko sa ibabo ng bangkay ng nanay ko. Para lang pakita yung halaga ng pangangako, yung dindi ng pangangako natin. Pero para doon sa mga tao, hindi nagsasabi na ito, nangangako sa bangkay ng kaibigan ko na niloko sa akin. Gumagamit tayo ng mga tao na mataas sa atin para ipakitang tutuparin natin yung pangako natin. Diba? Pero, actually, kahit sa korte, ginagamit natin yan. Bakit kinakailangan sumumpa yung tao? Saan siya sumusumpa? Anong tinatanong sa kanya ng nagdadala ng Biblia? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but truth? So help me, God. You swear on God. Pinangahawakan yun. And the moment you violate, you nagsinungaling ka doon sa sinumpaan mo, ano'y kakasay sa'yo? May kakaso? Perjury. Di ba? Ibig sabihin, makukulong ka. Kasi nagsinungaling ka doon sa hindi tama. It is assumed that when you use that high power, you are sealing the promise that you will not break what you have taken as an oath or a pledge. Pansinin niyo mga kapatid ng Diyos. Pansinin niyo. Verse 13. When God made His promise to Abraham, I'll bless you and make your sons as numerous as the stars. Sabi niya, since there was no one greater for Him to serve, dahil wala nang tataas pa sa kanya, kanino siya sumumpa? He swore by himself. Sa kanyang sarili. Sumumpa siya sa kanyang sarili because God, you will learn right now, He's binding Himself with His word. Pag nagbitaw siya ng pangako, He's bound to fulfill that sapagkat ang nakataya yung kanyang sarili. Very clearly, that God is willing to fulfill whatever His promise that He has given to us because He is bound to Himself. Naunawan po natin yan. There were two friends, bata naglalaro. Maliliit na bata. Meron lang silang mga dirhams na coins. So nagbibilang sila. Dahil yung magulang nila, nagtatrabaho, iniwan sila sa isang nani. Dalawang magkaibigan, pangalan na natin sila si Abby at si Pili. Sabi ni Abby, nung magbibilang sila ng penny, I have 5 dirhams from the coins. Sabi ni Pili, British speaking, no, I have 10 dirhams. It's British speaking eh. I have 10 dirhams, sabi ni Abby. No, we have the same, you just had 5 dirhams. No, my dad says when he comes back, he's going to give me 5 dirhams, so I have now 10 dirhams. Kalinga, advance mag-isip. Di ba? Pinangawakan niya yung sinabi ng dati niya na pag-uwi niya, magkakaroon siya ng 10 dirhams. Mga kapatid, sana ganun tayo mag-isip kapag tayo kumahawak sa pangako ng Diyos. But I tell you this, you can really guarantee that whatever God has given to us as a promise, He's going to fulfill it because He's bounded by His word. He's bounded by His word. The great thing about the promise of God is that it is anchored in the perfect ways of God, which is flawless and faultless. Kasi ang ways ng Lord, walang pagkakamali, walang, sabihin na natin, fault. Sabi ni Samuel, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. May mga bagay na mangyayari sa buhay natin, things that we may not understand, but we just need to remember, mga kapatid. Pag may mga bagay na hindi nangyayari sa'yo na hindi mo maunawaan, para bang hindi ka tanggap-tanggap. Again, God said,
My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Iba ang paraan ng Panginoon. Pag may pinaplano ka na hindi nangyari, minsan sumasama ang loob mo, pero hindi mo nag-isip, baka may mas magandang plano ng Diyos. Iba mas magandang alamin yun. Di ba? In fact, may mga situations that you will even experience that somehow you need God, but God is not there. Hindi mo maramdaman na nandun ang Diyos. May mga sitwasyon, karamsan tayo niyan. I don't know what's the painful experience that you have, the worst experience that you have, that you call on God but He's silent and you can see that His hand is working. You're desperately in need. You may have that situation. What's the worst na naranasan mo? Pero hindi mo naramdaman ng Diyos. But we are encouraged by the saying, when you can see God's hands, trust His heart. Di ba? Pag hindi mo nakikita yung kamay ng Diyos sa mga nangyayari sa iyo, you can always trust His heart. Bakit po? Because God's heart is always for your good. Ang naisin ng puso ng Diyos ay mapabuti ka. You'll never read in the scripture that God's desire is evil for you. Wala kayong mababasa. Pero may mababasa kayo sa Bible that God's plan, God's heart is always for your good. It is always to bless you. Wala pa lang po yung ating kapatid na kapanganganak lang. But we are so blessed because our sister Camille had struggled so much because this is a young, newly married couple. After getting married, was praying for God, a child. For many of us, alam natin nangyari. At the first instance, nabuntis siya, and then after a while, hindi tumagal, nakunan siya. The second time that they attempted, it took some time, no? Tumagal pa, nabuntis ko siya. At amazing, may nakakagulan, suddenly, nalalaglag yung bata. They have to seek many advices from the doctors, why are these things happening? And they're starting to question God. Lord, bakit ganun? Pero again, we went back to the promise that God's purpose and plan is always for your good. Pag hindi mo nakikita kung kumikilos ang Diyos, pagtiwalaan mo yung puso na yun. Later on, she got pregnant again. Though with some traumatic experience in the past and fear na baka mawala ulit yung bata. So they were very anxious of him. But after a while, God gave them a new baby or a baby. Minsan hindi natin maunawaan at the onset, hindi natin makita kamay ng Lord. Pero pagtiwalaan natin ang kanyang puso, ang design niya, na gusto niyang pagpalain tayo. Amen po ba? Amen. Again, we are just limited in our perspective of how God works. But definitely, He works in a perfect way. It is always on time, it is also right in His means. Alam niyo po kung bakit? God's ways are perfect because God has a perfect character. Kailangan tama yung kanyang gagawin sapagkat perfecto yung kanyang character. Hindi pwedeng magkamali. Again, balikan natin yung story ng Abraham. Sabi ng verse 18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. We who have pled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. Ginawa niya ito kay Abraham. Tinupad niya yung pangako niya sapagkat imposible magsinungaling ang Diyos. Para yung sumusunod sa kanya, sa kanyang lipi, you and I, sabi ni Paul, sino man na kay Kristo ay kasama sa mga anak ni Abraham. So that we may be greatly encouraged. Na makita natin ang Diyos will always work in a perfect way because He is a perfect God. He does not lie. Again, Numbers 23 says, verse 19, God is not a man that He should lie, nor son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Hindi siya katulad ng tao na kapag nangako, hindi tinutupad. He is not a man na nagbabago ng isip. He is somebody who speaks
And when He speaks, He acts. He's somebody who He promises and yet fulfilling it in our very own eyes. That is our God, a God who does not lie. He has a perfect character. Ang Diyos natin, mga kapatid, hindi pa pwedeng magsinungaling. Pag sinabi niya, I know my plans for you, plans to prosper you, not to harm you, definitely, everything that He wants to happen for you is for your good. Problema lang natin, again, mali yung konsepto natin ng goodness na laging pagmamasarili. Minsan, ayaw natin tumanggap ng pagsubok, thinking na bakit ba pinaraan ng Panginoon dito? When in reality, God is seeing a beautiful you after the testing. Gusto ng Panginoon, pagandahin ka pa eh. Kasi pag hindi ka dumaan doon sa pagsubok, walang bago sa'yo. Hindi lalakas yung pananampalataya mo. Imbis na may stretch yung kutis mo, kukulubot yan. Gusto ng Lord, gumanda ka. Pwede upang pakikalabit yung kapatid mo, pakisabi, buti na lang kapatid. Buti na lang. Gusto ng Lord, gumanda ka. Gusto ng Lord, mas lalo pang maging kawagis mo ang Panginoon sa Kristo. Right? Again, all the promises of God is done in perfect ways. Will be done in perfect ways because He's a perfect God. Ano pa ho yung halaga niyan, mga kapatid? All the promises of God are dependent on the person of God. It is based from the person of God. Pag nangako ang Diyos, ang nakataya kung sino siya. Kung sino siya. Okay? So, pag meron siyang pangako, tutuparin niya kasi nakataya pangalan niya at kung sino siya. Kaya nga, dapat kilalanin niyo ang Diyos. Kaya yung iba umaangal pag may nangyari sitwasyon sa buhay nila kasi hindi nila kilala ang Diyos. They complain, they argue. Minsan nagtatampo pa. Hindi dahil ang Diyos nagkamali. Hindi po. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Dumaan lang ng konting hirap, galit na sa Diyos, nagtatampo na sa Lord. Lord, bakit? Hindi nyo kilala ang Diyos. Kaya nga sabi, let me give you a good example. In Deuteronomy chapter 7, verse 9, right? Deuteronomy chapter 9, 7, verse 9. This passage, Deuteronomy is a book that was given by the Lord, okay, for the Israelites who about to enter the promised land. Sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Nandun na sila sa lupang pangako, just a matter of crossing. Okay? Pero bago sila makapasok sa lupang pangako, kailangan i-orient sila ng Lord. I-orient sila ng Lord. Kaya binigay ang book na Deuteronomy. Doon sa Deuteronomy, God is giving them an orientation what they should do. When the Lord, in verse 1, wala po rito, in verse 1, nakalagay doon, when the Lord brings you into the land that He wants you to possess. Sinundan niya ng talatang 7, sabi niya dito, know therefore that the Lord your God is God. Know, therefore, that the Lord your God is God. Bago sila pumasok sa lupang pangako, sabi ng Diyos sa kanila, kilalanin niyo ang Diyos ninyo. Ano? Di ba nagpakilala naman ang Diyos sa kanila nung una pa man? Why did God want them to know Him before entering the promised land? Because the Israelites needs to be reminded who God is for them. Anong sabi ng Diyos? He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generation of those who love Him and keep His command. Kailangan paalala sa kanila, matapat ang Diyos, hindi siya nagkukulang, kailanman hindi kayo pinabayaan. Kaya papasok na kayo sa lupang pangako. Alam niyo po ang problema kasi? Kasi pagpasok nila sa lupang pangako, para rin mga Kristiyano ngayon, yung lupang pangako, hindi nila makukuha hanggat hindi nila nilinis yung lugar. Pero yung paglilinis, may mga kinakailangan silang palisin doon sa lugar. May nakatira doon sa lugar na yun. They have to conquer the land. The Anakites, the Perizzites, naroon. E paano kung hindi sila handa? At again, nakalimutan nila kung sino yung Diyos nila. Again, aangal sila. Ano ba naman ito? Hindi nilang binigay ng nasa silver platter. Kailangan pa maghirap kami.
they have to be reminded who God is. Maraming Kristiyano kaya hindi matanggap yung pagpapala at hindi mapangawakan yung pangako ng Diyos, they don't know their God. He is a God who's faithful, hindi nagbabago, hindi nagsisunulit, kailanman hindi magkukulang. Amen po ba? Mga kapatid, we have to be reminded by that. Bakit kinakailan, awit-awitin natin yan? To remind us that our God has been faithful all throughout. Kasi ang daling makalimot ng tao. Sa totoo lang, medyo pinariringgam ka lang ng puso mo. Nagpapawas tayo ngayon. Di ba? Kinakabahan ka na ngayon. Teka, sandali. Baka hanggaman na lang ako. Di ba? Baka bigla na lang issuehan ako ng termination na. Pagpasok mo, sinalubong ka agad. Tapos ka na. Di ba? Ang dali natin marating. Nakalimutan mo na yung Diyos mo nagdala sa'yo sa trabaho na yun, kaya niya rin magbigay ng bagong trabaho. Amen po ba? Pero bakit tayo ang tao? Kung hindi na nararatan tayo. Hindi naman, hindi na makakain. Kinakabahan ka na. You don't know your God. That's why, again, Moses wanted to know your God. Kinalanin mo ang Diyos mo. Hindi ka niya iniwan dati, hindi ka niya naiiwan ngayon. Amen po ba? Kasi nga madalas nakakalimutan natin kung sino yung Diyos natin eh. Yun ang instruction ni Moses sa kanila. Know therefore that He is God. Hindi kanya pababayaan. Naranasan na si Moses din yan. Naranasan na rin yan ng unang tinawag ng Diyos. He is a faithful God. It's very important that we know our God because before we can hold on to the promise of God. Kaya minsan hindi natin mapanghawakan kasi hindi nga natin kilala ang Diyos ng lubusan. Pero kilala natin si Lord, we're going to take His promise no matter what. Hindi tayo mauga ng kahit anong problema na tumating sa buhay natin. Because we believe that our God is a good God. Amen po ba? We just sing it a while ago. God is a good God. His mercy never ends. It is forever. So it's a beautiful song. Yung promise ng Lord, mga kapatid, nakadepende sa pagkatao, sa karakter ng Diyos, kung sino siya. Kaya nga, pag inaawit natin, You are a good, good Father. That's who you are. Napakasarap awitin. He's a good Father. At hindi tayo magsasawang sabihin, Lord, You are good. You are good. You are good. Sa nakalipas na panahon, You never fail. You remain the same. You are good. Because the promise of God, again, is dependent on the character of God. Thirdly and lastly, garantisado mangyayari ang pangako ng Diyos dahil nagbigay siya ng personal na warranty. May warranty ang pangako ng Diyos. Okay? Alam natin kung sinong warranty. Verse 19, We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Meron isang lalaki, mayroon siyang kaibigan na may cancer for several years. Masyado nang pinahirapan ng cancer, alam niya, malapit na mamatay. So he visited his friend. Dahil Christian siya, he tried to at least pray and even kahit medyo hindi na nakapagsalita yung tao, he even spoke to his ears. Spoke to his ears. Nakapagsalita little pero halos hindi na makausap. So pinag-pray niya and he prayed, if you are willing, you can follow me in this prayer. And God promised that He will never leave you nor forsake you. Binulong niya lang doon sa kaibigan niya na may sakit na malapit na mamatay. Umuungol yung lalaki. And so after praying for a while,
umakto na siya, lalabas siya sa kwarto. Pag nagulat siya, because that guy who happens to be about to die, nagmumble ng words, ng salita. Sabi niya, how sure are you that he's going to fulfill what he said, his promise? Nagulat yung lalaki kasi alam niya, di na mapagsalita, mapamatay na. But he composed himself and said, kasi pinangako niya at nagbayad siya sa pangako niya. Ang bayad si Kristo dun sa cross. Mga kapatid, we have a guarantee that God is going to fulfill His promise kasi personal siya ang nagbigay ng warranty through the Lord Jesus Christ. Nang pumatay ang Panginoon sa Kristo sa cross, when He sacrificed Himself on the cross, natapos yung kanyang pag-aalay ng sarili niya with the words, alam natin yan, sabi, it is finished. With that, He bowed His head and gave up His spirit. It is finished. Sa salita na rin dito, kalas. Kalas. Problema, may iba't ibang kalungkaulugan yung salita na yan pag sinabi mong finish or kalas. Ito, malinaw sa mga may asawa to. When you marry someone and you find a wife or a husband or a partner that is good, talagang napabuti ka. Ang tawag doon, you are complete. Same word. You know? Same word, pero magkaiba meaning. May difference lang. You are made complete because you find the right person to be your partner. But when you get a partner that is not good, you are finished. Tapos ka na. Di ba? Yun ang pinagkaiba ng finish at complete. Pero sa salita natin dito, kalas, pareho lang yan. Nung mamatay si Kristo sa krus, sabi niya, it is finished. The word that was used was tetelestai. Tetelestai in the Greek. It means paid in full. Paid in full. So, nung sabi ni Kristo, it is finished, hindi niya sinabing, tapos na ako, patay na ako. Hindi. Ang ibig sabihin nun, it is complete, paid in full. Bayad na. Kumpleto na. Ladies and gentlemen, He is our personal warranty from the Lord. That what He says to us as a promise is going to fulfill because Jesus is our guarantee. Yung iba sa atin nagdadaw pa rin. Kasi madalas, pag may hiningi tayo sa Lord, nagtatanong tayo, bibigay pa talaga ng Lord? Di ba? Bibigay pa talaga ng Lord? Kailangan ko gusto ng pambayad. Iba sa atin naghahanap ng trabaho, bibigyan pa ako ng Lord matapos na yung malapit na matapos yung visa ko. Iba sa atin naman, eh talagang kinakailangan lang. Kahit minsan, kahit partner sa buhay, hinihingi natin sa Lord, bibigyan pa ba talaga ako ng Lord? And we get desperate. Nagdadaw tayo talaga ba ibibigay ng Lord? Siguro yung marami sa inyo nakapanood ng video na ito. And let me show this video for a while. Do not be offended because I cut this video. Pero sana, para makita lang natin na yung iba talagang sobrang frustrated. Okay? Just watch this video for a while. Meron pa tayong mic. Okay? Paki-sound natin. Napakahalaga nito mga kapatid. At alam kong napanood na ng mga babae ito. Alright? Oh!
I hope that you're not offended. Ganun na ba tayo ka-frustrated? Minsan, pagdating sa aspeto na ito, maraming nagtatanong, totoo ba yung sabi ng Lord? Nabibigyan niya pa ako. Baka kinakailangan makita ng Lord that first and foremost, you are complete with Him. Bago ka niya bigyan ng pinangako niya sa'yo. So do not be desperate. Just make yourself ready and take hold of the promise of the Lord because He's not going to fail. Amen po ba? Okay? Anong pangako? Romans 8:32, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Binigay niya na nga yung anak niya eh. Ano pa yung hindi niya ibibigay sa atin? Now, patid, again, we can take on the promises of God, hold on to that, because God is a promise giver. It is guaranteed by what? The powerful Word of God, His perfect ways, and the personal one of Him, which is the Lord Jesus Christ. Whenever we celebrate the Lord's Supper, sana this is a time for you to go and be reminded kung gaano ka ina-assure ng Lord sa pangako niya sa iyo that He'll never leave you nor forsake you. In fact, whenever we take the Lord's Supper, we hold on to the promise of God that He's going to come back and be with Him forever. So take this time to really make it meaningful because the Lord promised that He is with us today. Tayo pong lahat ay makatay ng langit. Hallelujah. Lord, again, we thank You for reminding us that You are our promise keeper. You're like any other man. You have proven many, many times that Your promises will never be broken. Dahil Ikaw po yung Diyos, Panginoon, na totoo na makapangyarihan. Kahit kailan, hindi nagkamali. At higit sa lahat, ibinigay mo ang Panginoon sa Kristo para sa amin. I pray right now, if there's any one of us here who holding to a promise of Yours para sa kanilang buhay, maybe for a job, maybe for a child, maybe for a partner in life, Lord, help them to grow in the relationship with You and enjoy You as the first and foremost important person sa kanilang buhay. Higit pa lang sa kanila. Let this be a time of reminding us of God also as we partake the Lord's Supper, that You are our guarantee for those promises that will be fulfilled. Handaan mo po kami, Panginoon, na aming puso. Let this be a time of fellowship with You. In Jesus' name we pray. Amen. So let's call our elders to help us in distributing this element. Handaan po natin yung sarili natin para sa ating pagdiriwang ng banal na po na.
request everyone to please rise. Tumayo po tayo lang. These elements are elements that remind us of the body of the Lord Jesus Christ. Father, we ask that you consecrate the elements right now as we use this to remind ourselves of the body that's broken for us and the blood that was shed. Again, thank you for this. For I receive from the Lord, we say, also pass on to you. On the Lord Jesus Christ, on the night he was betrayed, took bread. After giving thanks, he broke it and said, "This is my body which is offered for you. Take it in remembrance of me." Kainin po natin. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Take, drink, in remembrance of me." Inumin po natin. Jesus, we have the
Join me in prayer, my brothers and sisters. Heavenly Father, all sovereign Lord, the God of love, faithful God, we thank you, Lord, for we are serving a faithful and a promise keeper, God. We acknowledge your goodness in our lives as we thank you, Lord, for giving us this life. Not just an ordinary life, but an abundant life, O God. May this act of our worship and giving may teach us, O Father, to believe in you more, O God. As we give these tithes and offering to you, O Father, we thank you, for you are now teaching us to part from any material things and concentrate on your blessing alone, O Father. We thank you, O Father. We give you back all the glory, all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. On behalf of the Philippine Evangelical Christian Church, we would like to express our thanks and gratitude to each and every one of you, especially to those who attend our service for the first time. And as we call your name, we would like to ask you to please stand to acknowledge your presence this afternoon. We have a visitor who would like to call Dan Mackey. Dan, where are you? Welcome to the Philippine Evangelical Church. Also, we would like to welcome Heidi Mackey. Heidi, welcome to the Philippine Evangelical Church. And we have also Seth Mackey. Welcome. Pamilya po to sila. We would like also to welcome Mary Rose Bakungal. Welcome to the Philippine Evangelical Church. Jackie Lee Escala. Welcome to the Philippine Evangelical Church. Also, we'd like to welcome Mildred Bueno. Mildred, welcome to the Philippine Christian Church. Also, we'd like to welcome Geraldine Iban. Geraldine, welcome to the Philippine Christian Church. Also, we'd like to welcome Cheryl Almer. Cheryl, welcome to the Philippine Christian Church. Last but not the least, we'd like to welcome Lilip Martinez. Lilip, welcome to the Philippine Church. Don't be surprised, somebody will approach you and they will go to the prayer room, share some sort of items coming from our church. And also, after the worship service, we would like to invite everybody to come and join us in our standard fellowship, the covered court area, for acquaintances. Our brethren with the Helios G Group, we'd love to serve you some food. As to our announcement, there will be a men's ministry meeting after our worship service. The chairman of the men's ministry is calling for a meeting after our worship service. And also, Sister Carol, our teacher in charge, is also calling for a meeting for all teachers at the covered court area during our fellowship. And serving next week, reminder, our brother Junan will be our presider, song leader Sister Juana Igot, tithes and offering brother Jerry and Sister Josie Lim, teacher prayer intercessor, brother Ray Piano, Sister Ida Piano, and Sister Jessa Gumban. And we have an important announcement. Once a month, we have a prayer and worship celebration. That will be this Monday. Inanyahan po namin ang lahat. There will be a prayer and worship celebration this Monday at 7:30 in the evening at Majelis Hall or Swimming Pool area. Dito lang po yan. Come and join with us.
in our once a month praise and worship celebration. As love God's to hear in the big word prayer, and also a special corporate prayer. At the bottom of your church program, if you have your church program with you, we have some important announcement that we would like to ask you to bring this church program at your respective home. You might find some interesting ministry that you want to be joining. And also you might want to know what is now restored in your church. I have no announcement. I would like to call our pastor for a closing prayer of benediction. After this, we're going to have our fellowship time. So, sana pas po, kung meron tayong konting merienda. No? Please take time to spend chatting, especially to sa ating first timers. We'd love to know you and know how can we be of help to you. Alright, so again, huwag niyo pong papalagpasin. Yung mga hindi nyo namin meet daily, no? Kumustahin nyo naman. Malaman may trabaho kapag kapatid. So, sa awa ng Diyos, biyaya ng Diyos, God is sustaining us. Just hold on to the promise of the Lord. Tumayo mo tayong lahat. Hananalim. And also, baka mayroon mong gusto pumunta sa Ilus Israel, mayroon nandito po yung agente na nag-guide sa set ng group for the Israel tour. So, please coordinate with Brother Michael if you might hindi tayo nandiyan niya. So, tayo pong lahat ay manalangin tayo po. Salamat po, Panginoon. We just thank you, God. Again, we know that this is always our opportunity to be able to bring back the praises, the honor to you for what you have done to us in the past days, in the past week. We are so grateful, God, how you have sustained us, protecting us even on our ways and on our jobs. Salamat sapagkat we have experienced it, O Lord. And we thank you that we can even cherish our time together as brothers and sisters in the Lord, knowing each other more and deeply, extending our help to one another and the prospect of how we can serve you more, Panginoon, in different ways. We ask that you will guide us continually and give us wisdom as we live the lives that you have given us as your people, O God. Help us, O God, to reflect that light that you have given us, O God, sa mga tao na manapila sa inyo, that they too will be able to know you as their personal Lord and Savior. Na makita nila, Panginoon, sa buhay namin yung liwanag na ito. By trusting you, God, in your promises to us. Because, again, you have given us this opportunity to be able to enjoy the relationship that you started with us. And so I ask, Lord, use us wherever we go to bring your presence and even the hope of your salvation to those na nakakaroon kasalabuhan po namin, mga tao na kasama namin. Again, pagpalaan nyo rin po even our work. Salamat that you are sustaining us. And we know that you have a special, again, blessing that is stored for us, Panginoon, as we continually grow in our relationship with you. Again, binabalik po namin sa inyo lahat ng pasasalamat for whatever you have done to us this afternoon. And accept all the honor and the glory for you alone deserve it, O God. We thank you. Again, we praise you in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Let's sing our praise. Let's continue to sing and hold on to the promises of our God. Won't let go of me. Jesus Christ.
after that, 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 after that,